Parang halos same lang naman silang mukhang masarap. Hello na yung Minions! Hello! May bago na naman tayong paglalabanin for today. At ang paglalabanin natin ngayon, guys, is ang Red Ribbon tsaka Goldilocks. So ito guys, nako, mapapalaban na naman ako sa mga sweets. Okay, ang first nating paglalabanin sa kanilang dalawa is mga brownies. Yes, magsimula muna tayo sa brownies. Ito yung brownies ng Goldilocks. Then ito naman yung brownies ng Red Ribbon. O diba, sa size pa lang, sobrang laki na ng diferensya. Yung Goldilocks, meron sila. Ah, actually, yung Goldilocks, alam ko, meron pa sila din nung maliit na brownies. Pero ang Red Ribbon, wala akong nakita ng malaking brownies. O baka doon sa store, wala talaga. Okay, sa appearance nila guys, kahit malaki to and maliit to, so ipagpalagay na lang natin na same size lang sila. Sa itsura nila, parang mas magandang tignan yung Goldilocks. Kasi parang nakikita mo sa kanya, parang ang moist niyang tignan. Ayan. Dito naman sa Red Ribbon, parang ang dry niyang tignan. Tapos ayan, nung binuksan ko siya, yung crumbs niya, ayan, humihiwalay talaga. Ang crumbly niya. In fairness, kahit dry siyang tignan, pag kinagat mo naman siya, soft pa rin. And hindi siya ganun katamis. Siguro, ito hindi ka maumay kainin yung lasa niya. Yun nga lang, yung brownies ng Red Ribbon, hindi siya chewy. Okay, next naman, dito tayo sa Goldilocks. Sobrang laki ng difference nila nung kinagat ko. Dito, mapifeel ko yung texture niya na chewy and gooey. Itong brownies na to, feeling ko sobrang bigat nito sa chan. Kasi sobrang siksik niya. Pero taste-wise, parang mas gusto ko yung lasa nung Red Ribbon. Hindi ko tuloy alam kung anong pipiliin ko kasi mas gusto ko yung lasa ng Red Ribbon. Pero yung texture, mas gusto ko to. Para sa akin na lang, Goldilocks muna ang panalo dito sa round na to, sa brownies. Okay, next naman is Mamon. Ayan, so meron ako ditong Mamon ng Goldilocks. And Mamon ng Red Ribbon. So itsura nila guys, grabe, sobrang laki ng difference nila. Naalala ko, nung buntis ako, pinaglihan ko yung Red Ribbon. Yung Mamon ng Red Ribbon. Yung Mamon ng Goldilocks, ang fluffy niya talaga. Tsaka yun, kung nakikita nyo, nagbabounce back talaga siya. And ako, ang alam ko talaga sa Mamon, dapat ganun yung texture niya. At hindi rin siya ganun katamis. Hindi ka maumay din dito sa Mamon ng Goldilocks. Ang soft naman itong Red Ribbon. Alam niyo yung texture ng chiffon? Parang ganun yung texture niya. Parang chiffon cake siya. Ito palang ano, Goldilocks Mamon. Parang may lasa siya ng pagka-lemony. While ito naman Red Ribbon, yung lasa niya parang more on buttery. Alam mo, pareha silang masarap. Pero para sa akin, Goldilocks Mamon yung okay. Kasi ang Mamon talaga dapat ganito. Ayan, nagba-bounce back talaga siya and fluffy talaga siya. Okay, next naman is yung mga ensaymada nila. Ito guys, yung sa Goldilocks. Ito naman yung sa Red Ribbon. Mas magandang tignan yung Red Ribbon kasi parang anlinis yung tignan. Pero parang mas mukhang masarap tong Goldilocks pa rin. Kasi yung ano niya, hindi ko alam kung anong tawag dito sa white part na yan. Icing ba yan? Anyways, ay hindi, ano to, ata yung parang butter nila, no? Yun ata yun, parang butter icing. Parang puro Goldilocks yung nagugustuhan ko. Pero alam nyo guys, hindi ako bumibili ng Goldilocks talaga. Mas ano ako sa Red Ribbon. Pag bumibili ako ng mga cakes, ayan, Red Ribbon ako bumibili, hindi Goldilocks. Ngayon ko lang
ngayon ko lang talaga natitikman and parang so far, parang puro Goldilocks yung nagugustuhan ko. Anyways, hindi siya ganun katamis. And yung dough niya, parang for me, medyo firm. Hindi siya ganun ka-soft. Yung texture niya parang tinapay lang na, di ko alam kung dry, parang siyang dry na flaky, na walang lasa. Sa part na to ng ensaymada, talagang Goldilocks yung pipiliin ko. Mas malakas pa rin yung Goldilocks. Kung sa softness naman, kahit hindi ganun ka-soft yung dough ng Goldilocks, mas pipiliin ko pa rin siya kasi ito, flaky na siya, medyo dry pa yung dough niya. Para ka lang kumakain ng tinapay, ganun. Alam nyo, parang feeling ko, ang Red Ribbon ata, mas okay talaga yung cake nila compare sa mga gano'n, sa mga Mamon, Ensaymada. Tapos yung mga Mamon, Ensaymada, brownies, mga ganyan, baka mas okay sa Red Ribbon. Pero hindi pa natin alam kasi wala pa tayong natitikman na cake. Okay, so sa cake naman tayo, meron tayo ditong mocha roll. Dito guys, di ko na mapakita sa inyo gano'n kasi baka masira. But anyways, ito yung sa Goldilocks. Ito naman yung sa Red Ribbon. So, appearance. Mas malaki talaga yung Goldilocks. Alam nyo, kahit ano, yung Mamon. Ay, yung Ensaymada lang yung ano, mas malaki ang Red Ribbon. Pero ayan, sa cake roll nila, mas malaki yung Goldilocks. Unahin natin yung Red Ribbon naman. Gusto ko yung lasa ng mocha niya. And okay din sa akin yung frosting niya. Kasi may mga frosting na parang lasang-lasa mo talaga yung butter. Pero ito hindi. May flavor ka pang malalasahan sa kanya. Feeling ko tama ako. Pagdating sa Red Ribbon, mas okay ang cake. Nadadryan ako dito sa dough ng Goldilocks. Dito kasi moist eh. Moist yung sa Red Ribbon and lasang-lasa ko talaga yung mocha flavor niya. Well, dito sa Goldilocks, parang wala akong nalasahang mocha flavor. More on dryness yung nafe-feel ko. Ayoko ng dough niya. Yung frosting din niya, ang plain ng lasa. May pagkamaalat-alat. So, para siyang butter talaga. Yung frosting kasi nito may lasa pa eh. Yung sa Red Ribbon. Yung Goldilocks, wala talaga. Ayan, finally, nagkaroon na ng points si Red Ribbon. Okay, sa chocolate roll naman tayo. So, dito guys, si Goldilocks to, then ito, Red Ribbon. Parang halos same lang naman silang mukhang masarap. Pero ang pinagkaiba pala nila guys, ayan, yung feeling nila sa gitna. Ayan, kung mapapansin nyo, yung dito sa Goldilocks, iba yung color niya. Parang hindi siya chocolate. Parang yung frosting lang. Ito, moist yung cake nito compared dun sa mocha nila kanina. Hindi ganun katapang yung lasa ng chocolate niya. Pero andun pa rin naman yung lasa ng chocolate. Hindi lang ganun katapang. Alam niyo, pansin ko, ang Red Ribbon, hindi sila nagtitipid sa frosting. Ang wild nilang maglagay ng frosting. Kung mahilig kayo sa moist na cake, guys. Red Ribbon. Mas moist ang Red Ribbon compare dito sa Goldilocks. Moist na to, diba? Pero mas moist pa yung Red Ribbon. Though, medyo natatamisan lang ako sa kanya.
compare dito sa sweetness level ng Goldilocks, mas matamis tong Red Ribbon. Ang hirap pumili kasi parang para sa akin, parehas naman silang masarap. Yun nga lang, ito kasi mas moist pero medyo natatamisan ako. Ito for me parang feeling ko sakto lang yung tamis niya sa akin. And andun din naman yung chocolate flavor niya. Same naman din dito. Siguro Red Ribbon ako kasi gusto ko yung moist na cake eh, and nakuha yun ng Red Ribbon. So all in all guys, parang lumalabas Goldilocks yung nanalo, no? Parang dalawa lang yung Red Ribbon. Siguro para sa akin, pagdating sa mga cake, Red Ribbon ako. Para sa akin lang, Red Ribbon ako. Then, dun naman sa mga, ano bang tawag nila doon? Yung parang mga single lang. Yung mga mamon, yung mga ensaymada, brownies, ganyan. Goldilocks para sa akin. So kayo, ano bang mas gusto nyo? Goldilocks o Red Ribbon? Okay, so bago tayong matapos, shoutout muna tayo. So shoutout kay Cyril May Santiago, Melody Barra, Irish Fermin, Thomas Pineda, Erica Racho, Catherine Rojas Adamos, Dian Vergara, Vince Christoph Mendoza, Jinx World, and Kaizaira Cantalbas. Ayan, so there you go guys. Thank you for watching, at kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe to my channel, at para updated kayo sa mga videos na i-upload ko, tap the bell icon, okay? So I'll see you guys again tomorrow. Bye!